Ayan, oh, bubuksan na natin, ano. So, kailangan pausukan muna natin. So, ito yung ano natin, ano. Inililipat natin yung ating anong tawag dyan sa ano na yan? Frame po. Ating frame. Ililipat natin ng frame sa ating housing, ano. Yung frame na yan, di ba, pag ano, parang may wax na ginagamit sa gitna, nilalagay? Lalagyan ng... Tapos po, na, hindi nakita niyo po yung mga puti-puti sa loob. Meron po siyang itlog. Paano ko makikita yung mga puti na yan? Medyo hindi lang po kasi masyadong kita pa. So, sa pag-aangat po ng frame, medyo dahan-dahan lang po kasi... Paano iwasan natin ma-accidente natin yung mga... Maipit. Ipit yung... Kasi alika. Alis mo muna yung... Alika, alika. Hindi, masakap tikman yun. Oh, ito yung ating honeybee titikman ni Cash. Masarap. Pati kami sa kanila. Yung sa open brood po, ayun po. Yan yung open brood. Ano? Opo. So, ito po yung close brood, yung brown. Brood din sa akin noon eh. 21 days po, putok po sila. Putok na siya. Oo. So po, ang arrangement po nito, food, brood, 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 food, kung food po ito. Ah, kung food yan, ano? Opo. Basta po, lagi ang tatandaan po natin, ang brood ay laging naiit. Para putok po ng mga young bees. May kakainin na sila sa mga food frame, ano? So, paano mo malalaman ang food frame at saka brood niya? Ito po, hindi po siya, meron siyang honey, tapos puro pollen po yung... Well, pollen at saka honey, ano? Pati po yung pagdidikit, dahan-dahan lang din po. Para walang maipit, no? Kailangan po, ganyan siya kadikit kasi... Kung magkakaawang po ng ganyan, lalagyan po nila ng puro comb. Ang comb po na tinatawag ay ito. Ayan po, comb yan. So may hirapan po tayo sa pag-harvest, pati sa pagbubukas. Magkakaroon na po lahat ng adjustment. So imbis na 10 yung kakasya rito, baka maging 7 na lang, 8 kasi maraming malaki yung gap. Titignan po natin kung sila kung maganda ang pasture dito, meron silang na-restore na pagkain. Okay. Yung queen cell. Usually sir, mga twice or once a week at least check-check tayo. Huwag natin papaabutin ng 15 days ang hindi pag-check kasi ang queen cell pumuputok siya 16 days now. So, ang ano po natin, kung mag-check po kayo, ang una nyo pong titignan is queen cell. Tsaka po kung may pagkain. May pagkain na. So, kung ito po, madadagdagan siya ng pagkain, itong week po na to, mag-isip na po kayo kung paano niya siya na dadagdagan. Dadagdagan. Pero kung hindi po yan magsasucceed, obserbahan lang po muna natin kung siya. Hahanapan natin siya ng magandang lugar. Okay. Kasi po, kung ito, dadagdagan niya ng napakarami, wala namang pagkain, wala lang po kayong ano, mag-aksay lang po tayo ng pagkain. Ano po natin ito kung i-assess natin kung ano na. Kasi po, hindi po nabubuhay ang queen sa mga worker na yan. Pati ang isang colony, hindi po siya nabubuhay sa queen lang. Kasi naman po siya nabubuhay po sila sa foraging. Okay. Pagkain na. Kung wala naman po silang pagkain, ano po baka kainin ng queen?
bibigyan natin sila ng pagkain dahil sa umuulan ngayon. So baka hindi sila makalabas. Wash sugar at tubig. Then ang ratio niya 1:1. Kung 1 cup ng sugar, 1 cup ng water, then imimix, ilalagay sa plastic ng yelo at bubutasan sa ibabaw, tapos ilalagay na natin doon sa space sa loob.